Hey guys, it's Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. And for our first vlog of 2022, magsha-shop tour tayo guys. Let's go! So guys, gusto ko lang ulit kayong batiin ng Happy New Year, no? So for the year 2022, okay? So 2022 na tayo. And guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa 11.9 Workshop nung nakaraang taon. It's been a crazy 2021. Akala natin medyo maglilift na ng konti yung pandemic and marami na nagbabaksin. Tapos dumating naman to Omicron. So ngayon, may naghihigpit na naman, no guys? So pagpatuloy lang natin yung ating pagsunod sa mga guidelines, no, sa health guidelines. Mag-mask pa rin tayo pag tayo lumalabas, no? Mag-social distancing, guys, and mag-isolate or mag-quarantine agad tayo kapag may naramdaman tayong any sign na may sakit tayo at magpa-test agad, guys. And of course, get vaccinated, no? So, napaka-importante niyan, guys. Please, get vaccinated. Hindi lang yan para sa inyo, kundi para sa lahat na nakapaligid sa inyo. At kung vaccinated na kayo, guys, kung kailangan niyo ng booster shot, get your booster shot. Kasi this March, magpapa-booster shot din kami ng asawa ko, no, guys? After 6 months ng aming vaccination, no, guys? Napaka-importante niyan, guys. So, sumunod tayo sa mga protocols, health protocols, ng government protocols na yan, guys. So, para yung Omicron variant na yan is maging endemic na at hindi na maging pandemic, para naman makakilos na tayo ng ano, no? Ng maluwag-luwag, no, guys? Alright, so, let's start our shop tour. So, guys, as you may know, this shop, itong shop ko, itong 11.9 Workshop, is nasa third floor ng bahay ko, somewhere in Caloocan, no, guys? And since nasa third floor siya, limitado lang yung aking space and limitado lang yung mga projects na pwede kong gawin kasi mahirap magbaba ng malalaking projects at mahirap magakyat ng malalaking materials to this shop, no, guys? So, ang space ng project ko is about 15 feet by 10 feet, no? Ang laki nga, so it's not that big. Medyo maliit lang siya, but still, maswerte pa rin ako to have this workshop. Meron nga iba dyan, wala naman workshop, no, guys? So, this, madalas yung makita sa mga vlogs ko is this background here. This is the most important part of the shop. Ito yung aking, kumbaga ito yung pinaka-work area ko. If you can see, pakita ko sa inyo. Yan, hindi kasi wide angle yung aking camera na ginagamit kasi I'm just using a phone camera, no, guys? But yeah, you can see na ito yung aking work area. Dito ako madalas na nagtatrabaho, naggumagawa ng projects at dito rin ako madalas na nagba-vlog, no? So meron nandito yung mga pinaka-importante power tools, no, guys? So let's talk about first yung pinaka-importante na part ng shop, which is my workbench. Ito yung aking workbench. I think meron tayong vlog or yeah, may vlog ako paano ko ginawa tong workbench na ito. It's just made of scrap na paleta nung una, pero ngayon pinalitan ko na siya. Yung legs niya ginawa ko ng 2x4 para mas matibay. And yung kanyang ibabaw is ano pa rin, plywood pa rin, no guys, na dalawang layer ng 3/4 plywood. And meron din siyang drawers sa baba. So sa taas yung mga tools na hindi ko naman ginagamit pero gusto kong accessible. Hindi ko ganun ginagamit pero gusto kong accessible, makakuha ko agad. Sa gitna niya is yung aking mga clamps. May mga clamps dyan na hindi naman gano'n rin ginagamit. And sa pinaka last part is yung aking mga sockets and wrenches, no? Na hindi naman madalas din gamitin dito sa shop since we're into woodworking. Pero pag kailangan is kailangan siya nandyan. And of course, meron itong vise. Ito, woodworking vise sa gilid. Ito yung isa pinaka-importante rin na ano dito sa shop, yung aking woodworking vise. Meron din akong metalworking vise dito sa baba na ginagamit ko madalas kapag ako'y nagme-metalworking. And this workbench is also in casters, guys. Locking casters. Napaka-importante, guys. If you have a small shop, isa sa mga tip ko is to put everything in caster wheels, no, guys? Para madali nyo malipat-lipat yung shop. Malipat-lipat yung mga ganitong gamit dito sa shop, no, guys? Ayun. So, guys, next part ng shop ko is, of course, my tool wall. Nandito lahat yung aking mga frequently used na tools, hand tools and power tools, no, guys? And you can see there, yon yung mga katam ko na hindi ko naman madalas ginagamit, pero they look good. Kaya nandyan sila. Mas maganda silang tingnan, no, kaysa gamitin actually. And yung mga Japanese sauce nandyan, ayan, madalas kong gamitin yung mga Japanese sauce
Nag-dispatch na ako ng mga iba kong Japanese sauce. Dati marami yan, may mga ryoba na double-sided. Pero ayoko talaga yung mga double-sided na ryoba. So mas gusto ko yung mga ganyan, yung mga single, ano lang, single-sided, single blade led lang na ryoba, no, single tip. Tapos guys, sa baba niyan yung aking mga cordless drills, no? Iba-ibang klaseng cordless drills yung nandyan. Meron ako na Stanley, meron yung Drill Pro, Impact Driver, meron din yung Yojimbo na 12 volt na drill na ginagamit ko lang pang countersink. At syempre yung aking Top Shock na cordless screwdriver. At meron din yung Black & Decker Matrix, no, na ginagamit ko naman as a trim saw. Tapos sa tabi niyan guys, ito yung aking tool wall. Dati ano to eh, French clit tool wall to. Pero pinalitan ko na since yung French clit is hindi ko na gustuhan yung kanyang performance. In my opinion, hindi siya ganun ka-efficient. So pinalitan ko na siya agad ng single solid na tool wall. And nandito lahat yung mga frequently used kong tools. Mga paet, marking tools, no guys. Yung mga grinder ko na cordless na madaling gamitin. And of course, yung sa pinaka-useful na part or tool dito sa workshop is yung aking nail gun. So, yan ang nail gun na yan is madalas kong ginagamit sa lahat halos ng project dito sa workshop. This side naman, guys, makikita nyo, andito yung aking dalawa pang napaka-useful na power tool and madalas kong gamitin yung aking random orbit sander, Black & Decker na cordless random orbit sander at yung aking Drill Pro or I think brandless yan na cordless trim router from Banggood, no guys. So, yung dalawang tool na yun is lagi magkasama. Lagi kong ginagamit yung trim router para pag chamfer or pagbilog ng gilid ng mga projects and then tsaka ako titirahin nung sander, no guys. Tapos guys, sa baba nung sander, nandiyan naman yung mga ating mga ano, sanding pads, no. Iba-ibang grit yan para sa random orbit sander. And then dito guys, ito yung project na to. Ginawa ko to. Meron tayong vlog nito. Ito yung no welding na metalworking project, no guys. So dito gumawa tayo ng shelves using scrap lang na metal. And dyan naka-display yung mga power tools na hindi ko na madalas ginagamit pero sponsor natin yan, MPT. So gusto ko naka-display yung ating mga sponsors para pag nakita sa video, syempre makikita yung mga ating mga sponsor, no guys. So yan. So thank you so much MPT for those power tools, no guys. So kung inabangan nyo ma-review, excuse me, kung inaabangan nyo ma-review niyan, abang-abang lang kayo guys. No? Sa baba niyan guys, yung mga screws. Yan yung mga madalas kong ginagamit na screws. And then, sa baba niyan is yung mga table saw accessories, no guys. Speaking of which, let's go to our table saw. Alright guys, so ito yung puso ng aking shop. Ito ang tinatawag natin na table saw station, no guys. And yeah, because lahat halos ng project na ginagawa ko dito sa shop is dumadaan sa table saw. Napaka-importante ito ng table saw sa akin. So, yung table saw ko is a Lotus table saw. Siguro napanood niyo yung vlog ko dito. And hindi ko to binili at hindi rin ito sponsored ng Lotus. This was given to me by a fan, ni Sir Eric Mill. No? Thank you so much, Sir Eric, sa pag-donate mo ng table saw na ito. Dati kong table saw is yung Ryobi. Pero wala na yan, guys. So, this is 100 times better dong sa Ryobi. Sobrang ganda, sobrang accurate siya. And I like it. I really like this table saw. Talagang okay siya, no? Okay siyang gamitin, maganda. And also, alam niyo siguro yung story dito na may sira siya nung binigay sa akin pero naayos naman agad ng Lotus free of charge, which is really good. So, gustong-gusto ko yung customer service ng Lotus, no, guys. Sa tabi niyan, guys, is of course yung aking router table. And yung router table na yan, ang nasa loob niyan is maliit lang guys na router. It's a DCA na trimmer na maliit lang. Pero bala ko itong palitan, no? Bala ko siyang palitan ng mas malaking router. I think yung MPT na flange router is papalit ko dyan. Kasi okay naman to, tama naman yung power niya and for the work I do, it's okay lang. Pero I need more power para siguro pag nag-hararoute ako ng mga hardwood, mas madali, no guys? And sa pinakababa dyan is yung Yojimbo vacuum cleaner na bigay sa atin ng ating mga friends from Yojimbo Power Tools. And it's an effective na dust extraction, guys. Solo lang siya doon sa table saw and sa router table. So, yan lang yung hinihigupan niya ng sawdust. And yeah, it's very effective. No, nakakat na talaga yung sawdust na lumalabas mula doon sa table. So, of course, kailangan ko pa rin magsuot ng respirator pag ginagamit mo yan. Pero, yeah, it's okay. Maganda siya. Maganda yung vacuum cleaner na yan from Yojimbo.
Guys, sa tabi ng aking workbench, isa pa sa importanteng tool dito sa workshop, and that's my Lotus air compressor, guys. No, it's belt driven na air compressor. Ang laking air compressor nito, guys. So, ito ay bigay sa atin ng Lotus Tools Philippines. So, thank you so much Lotus Tools Philippines sa pagbigay sa akin itong compressor to. And it was awesome, guys. Ang ganda nitong compressor na to. And yeah, for the work that I do, ginagamit ko lang siya for brad nails. Overkill to, guys. It's actually very big, no? So, overkill siya para sa ginagawa ko. Pero, okay din yun eh. Para in the future, kung maisipan natin na mag-paint using a compressor, di ba? At least meron tayong malaking air compressor, no, guys? So, okay yan. It's better to invest na lang na mas malakas o mas malaking compressor like this one kaysa sa bili tayo ng mga maliliit, di ba? Pero, kung DIYer ka lang naman, paminsa-minsa ka lang gumagawa, then a smaller compressor is a great option na, no, guys. This one, medyo overkill na. Guys, ito yung part ng shop na madalas ay hindi nyo nakikita kasi hindi ako nag-shoot madalas dito, guys. But this is my miter saw station, no, guys. So, yung miter saw ko na yan, that's a John Benson miter saw. Bigay din niya ng John Benson. So, thank you so much, John Benson Tools. It's not the best miter saw. In fact, it's not that good. Okay, so hindi siya ganun kaganda. But it's very effective naman, guys. So, kung gusto nyo lang ng miter saw na pagputol lang and kahit hindi sobrang accurate, no, guys, then that's a very good option na, guys. Tapos, ginawa ko siya ng station, no, guys, kasi dati yung miter saw ko is yung meron din siya yung parang cart, tapos may wings, no, portable miter saw station. Pero nalaman ko na useless or parang hindi na siya ganun kagandang gamitin kasi lagi kong sineset and then pagkatapos lagi kong tinutupi, hassle eh. So mas mabuti pa na gumawa na lang ako ng station kasi lagi akong gumagamit ng miter saw. So kung kailangan magputol, lagay lang ng kawi dyan, putol, ganun lang. Tapos meron pa akong stop blocks, so accurate yung mga cuts ko, no, guys, kesa doon sa station na may folding wings na hindi ganun ka-effective. And pwede ko rin siyang gawin storage yung ilalim, no? So, sa ilalim niyan, guys, storage ng mga ibang tools na hindi na natin ginagamit. This task, guys, cabinet. Ito, ang laman ito is mga grinders, no? Yung mga metalworking tools. Ito, mga books to. Laman ito na woodworking books at yung mga iba pang tools na hindi naman ganong ginagamit. And this one, ito yung bago kong tool na binili sa Lazada, yung aking cut-off saw, no? JR Kawasaki na mini cut-off saw. Tapos mga sandpapers lang to, puro sandpaper din yan. Tapos ito, mga accessories lang kung ano-ano. And yung sa kabila naman, guys, ito, this one contains mga documents and instruction manuals, no? Ito naman is mga electrical na tools, no? Yung mga pliers, testers, and all that. And this one, this is my finishing cabinet. So sa loob niyan, mga paints, finishes, brushes, no, guys. And yung sa harap niya, GI ang kanyang harapan na metal. So, pwede akong maglagay ng mga plants, no, magnets, ganyan. So, that's good. At sa baba naman, guys, yung mga stock natin ng mga glue from Pioneer Wood Glue. At sa ibabaw niyan, meron tayong mga stock ng Build-Rite Putty Master from Build-Mate. Build-Rite pala. So, Build-Rite Putty Master yan, binigay sa atin. Thank you so much, Build-Rite. At iba pa mga, mga tools din yan, mga nakatambak lang. Tapos yung mga books din yon na hindi ko pa ayaw ko itapon yung mga books ko. Nung nangulekta kasi ako ng books nung high school pa ako, hanggang pagtanda ko, nangulekta ako ng books. And I don't want to throw them away. So nakatambak lang sila dyan. Maybe one day gagawa tayo ng parang bookshelf para sa mga yan, no? Para naman ma-organize natin at madaling mabasa kung kailangan. So this part of the shop naman, guys, hindi nyo rin ito madalas makita, but this is what I call na aking dead area or wood storage na area, no, guys, kasi dito nakatago yung ating mga tayo ko lang electric pan ang ating mga wood, no, na supply. Medyo malakas lang yung ilaw, so medyo na overwhelm, nagre lens flare, but I got my drill press here na hindi ko na madalas gamitin sa pagdi-drill, pero it's very effective as a sander, no. So bumili ako ng mga sanding drums from Lazada nung Pasko, so para magamit ko siya as a sander. And nasa likod niya yung ating mga stock ko ng palutsina na ginagamit ko paggawa ng mga projects, no, guys, na pinagkakitaan natin na konti lang, di ba? Tapos, ayun, tapos mga scrap wood na lang yan, mga tambak na lang na scraps and all that na hindi naman ganong ginagamit dito sa shop, no, guys?
Guys, ito yung dito sa tabi ng bintana. Hindi ko alam kung nakikita nyo, medyo malakas yung ilaw, no? Pero ito yung mga tools na madalas ko rin gamitin and I really like it. Ito yung aking pinaka game changer na tool na this year na nabili ko. This is my Ryobi Banso. Ang tagal ko ng pangarap na magkaroon ng Banso. And tinry kong gumawa ng sarili ko pero palpak. So bumili na lang ako ng maliit na Banso and I love it, guys. Talagang napaka dali ng buhay kung meron kang Banso, no, guys? So, kung madalas kang gumagawa ng mga arts and crafts and creative stuff, Banso, kailangan mo ng Banso, no, guys? Sa baba niyan, nandiyan yung aking scrollso. Ayan. So, scrollso yung nasa baba. And sa baba niyan, yung mga, wala lang, welding rods and yung transformer, no, guys? So, etong lalagay niya, guys, ito yung dati kong welding cart. Pero hindi ko na ginagamit yung welding cart, so ginawa ko lang siya nilagyan ng Banso. At sa tabi ng Banso, yung kanyang tag team, katag team niya to actually, ito yung aking disc sander, DIY disc sander na gawa lang sa motor na 1/2 horsepower. Actually, ito yung bala kong gawing makina ng Banso for my project, pero sabi ko, hindi natuloy. So ginawa ko lang siya sander. Bala ko pa ito lagyan ng belt sander, pero in the future na yon. And ito yung aking welding machine na flux core. So this is my Dyden flux core welding machine. Yan ang aking primary welding machine, guys. Yan lagi ko ginagamit. At sa baba niyan, guys, is a cabinet lang. Simpleng wood cabinet lang. Nandiyan yung mga, ano ba to? Ay, mga pang-welding. Ito yata yung mga cutting disc, yung mga laman niyan sa grinder. Sa baba, mga tools pa rin. Ayun yung aking welder na stick welder na maliit. Ito yung belt sander. At ayun, yung mga tools din yan, yung mga hindi na ganong ginagamit na tools. Sa baba niyan, mga ano na lang yan, mga consumables and all that accessories, no, guys? Ayun. So, guys, ito yung last part ng shop. Ito yung mga ano lang to, mga random items lang, no, mga consumables, mga tornillo tox, mga katamko na hindi ko ganong ginagamit na doon. Bala ko na alisin yan, guys, mga kikil, no? Bala ko nang i-organize yan, alisin lahat yan at gawa ng mas magandang cabinet, pero I can't just find the time to do that, no? Pero in the future, gagawin ko yan. Sa baba naman, guys, yung ito yung aking dust collector para sa miter saw. So, gawa yan sa MPT na blower. Sa likod yan, guys, yung aking workmate na portable workbench. Ito naman yung aking welding table. Ito, ring light lang to. Para shoot tayo ng video sa gabi. Ito yung welding table ko, guys, na folding. At sa likod yan, yung mga tools lang, bench grinder, rotary tool, mga bote ng wine kasi kailangan ko ng ano ng gumagawa ko ng mga wine rack. Kailangan meron akong mga bote ng wine, mga goblets para lang matrace ko kung tama yung size na ginagawa ko. At yung sa baba niyan yung woodworking bench ko na hindi ko na nagagamit. Gusto ko ng kalasin yan pero wala rin akong time kalasin. So maybe next time, no. At doon yung mga safety shoes and the like, no? Yung mga yan. Tapos may mga pellet gun dyan, pambaril ng mga daga or whatever, no, guys? So, yun. And I think that's it. That's the shop. At meron pa yata ako na-miss. So, ayun pala, may mga labels dyan. At I think ito yung CR ko. Papunta sa CR na pinto. At ito yung ladder na ginawa ko noong nakaraan. Papunta doon sa bala kong gawing storage attic, no, guys? And ito yung mga sabitan ng ating mga shop aprons. This one. Carpinteros na apron. Dalawa yan. Isa Vincero Carpintero, isa Carpinteros apron. So, yan ang mga apron lagi kong ginagamit dito sa shop. Alright, guys. So, that's the 11-9 workshop tour for 2022. Okay, so 2022, no, guys? As you can see, guys, maraming nagbago, maraming nadagdag na tools, pero marami ring nawala. Maraming nabawas, marami akong binawasan tools, marami akong tools na pinamigay, pinag-giveaway. Yung iba, tinago ko na, iba, tinapon na, yung mga hindi to talaga mapakinabangan, no, guys? At meron din mga patungan natin, kinalas-kalas ko na, no? So, kung minomonitor niyo yung iba kong mga shop tour, makikita kayo na marami na nawala. Pero marami rin dumating, tulad ng Banso ko, yung aking compressor, no, guys? And yung bago natin table. So talagang okay lang. It's a very functional shop, no, guys? Marami pa akong gusto idagdag. So, maybe in the future, gusto ko talaga magkaroon ng thickness planer tsaka jointer. Yun talaga yung gusto ko. Pero hindi ko alam kung saan ko sasaksak dito sa shop. Gawa na natin ang paraan pag nandyan na, di ba? Ayun. So, guys, before we go on, gusto ko ulit magpasalamat sa ating
mga sumusubaybay sa 11.9 Workshop, no? Kundi dahil sa inyo, sa ating mga subscribers at sa mga sumusubaybay, hindi magiging matagumpay ang 11.9 Workshop. And also, I want to thank yung mga sponsors natin, no? So, number one dyan, of course, Stanley Black & Decker, no? So, yung number one natin sponsor. Next is yung MPT Power Tools, isa sa ating mga masugid ding sponsor. And of course, isa pa ay yung Banggood. So, Banggood is one of our best sponsors din yan, na guys. And I want to thank din yung ating former sponsor na Lotus Tools Philippines. So, thank you so much, Lotus Tools Philippines, for being a part of 11.9 Workshop, no, guys? Tapos, I also want to thank din yung mga nagbibigay sa atin ng regalo kahit hindi natin sponsor, no, guys? Of course, that's Pioneer Adhesives, Build Right Construction, Yojimbo Power Tools, no, guys? At ano pa ba? Electroweld. Yeah, Electroweld din yung nagbigay sa atin na welding rod, no, guys? And I hope na maging permanent sponsor na natin sila, pero hindi pa siguro sa kaya, pero they are willing to help us with the goals of this vlog, no? So nakakatulong din sila sa atin, and that's good, no? So sana dumami pa yan next time, no? Sana dumami pa tayong mga sponsors para naman makapag magpatuloy-tuloy yung itong 11.9 Workshop, because honestly, guys, last year medyo nawawalan na ako ng loob, medyo naano na ako na magituloy pa tong 11.9 Workshop. Nagdududa na ako kasi talagang mahirap mag-vlog, mahirap ganun, hindi naman ganun kataas yung ating views, hindi naman kataas yung ating revenue sa YouTube, no? So mahirap talaga, but dahil sa mga sponsors na yan, patuloy ang 11.9 Workshop. So yeah, thank you so much, no? Lalo na yung ating mga permanent sponsors na Stanley Black & Decker, MPT at Banggood, yung big three natin na sponsors, sila talaga yung sumusuporta dito sa 11.9 Workshop, no, guys? So, yun lang, guys. I'll see you guys again next time, no? Next nating vlog, balik tayo sa normal. We're going to review tools again. Meron tayo review from Banggood. Meron din tayo review from Stanley Black & Decker. At syempre, meron tayo review from MPT. Napakarami pa natin review from MPT Power Tools, no, guys? So, guys, this is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adjust!